Kailangan ka ng Pilipinas eh. Ikaw, nag-aaral ka pa lang ng accounting o nag-aaral ka pa lang ng engineering, nag-aaral ka ng law, pagka-doktor, pagka-nurse, iisa tayo. Iisa tayo na may gustuhang magkaroon ng negosyo. So, pag nagnegosyo ka, wala kang aasahan kundi sarili mo. Mag-i-start ka as jack of all trade katulad na nangyari sa akin. So, ayokong mangyari sa'yo yung naging experiences ko sa buhay ko kasi naging magastos yung aking pagiging business person o businessman dahil hindi ko alam ang tax bookkeeping. Nag-invite po ako ng mga scholars, lalong-lalo na ho yung nasa kolehiyo. Kayo ho ang magiging pundasyon ng bansa natin. Kung tama ho yung maituturo sa inyo, kung tama po yung mga konsepto o idea na maituturo po sa inyo, uunlad po ang Pilipinas. Hindi ko sinasabi na wala nang pag-asa sa mga namumuno ngayon o yung mga businessman na existing ngayong panahon na to. Hindi ko sinasabi na wala na silang remedyo. Wala nang cure para sa kanila. May cure pa rin. Kasi habang buhay ang tao, pwede silang magdesisyon. Magdesisyon ng tama o magdesisyon ng mali. Ang mga magulang ho namin nung araw, nagdidesisyon sila batay doon sa sitwasyon. Katulad ngayon, dapat ang ipin ko buo. Ngayon, false. Bakit false? Tinanggal eh. So, kailangan kong maglagay ng false teeth. So, kung mali yung pagkakaintindi ng magulang mo, hindi ko sinisisi nanay ko o tatay ko, kasi yun yung available eh. Mas masakit kung papastahan ka kesa magpabunot ka. So, magpabunot ka na lang. Ganun ang turo nung araw. Isibunot lahat, kaya pwedeng pastahan naman. Ganun din ang sitwasyon natin ngayon. Kapag nagpabunot ka ng ipin mo ngayon, definitely, false lahat ang gagawin mo. False. False yung ipin mo. So, kung hindi mo alam yung gagawin mo, false lahat. Yan po ang nangyayari sa tax sa bookkeeping. Kasi wala naman nagtuturo ng tax bookkeeping sa eskwela as I lecturing today. Wala. Wala hong competent na teacher, walang competent na eskwela na nagtuturo ng tax bookkeeping. Sorry. So, since ako po ay nasa 35 years na sa tax consulting, nag-umpisa rin ho akong bookkeeper. So, ito ho ay para ho sa mga kabataan. Mga kabataan, mag-apply ho kayo ng scholarship sa akin. Turuan ko ho kayo. At meron lang akong mga requirements. Okay? Yan ho yung scholarship ko. I-text nyo lang ho ako. Tuturuan ko ho kayo nung tax bookkeeping for beginners. Ayan. Bibigyan ko ho kayo ng ka-tax code PDF file kung gusto nyo ho. Kasi yun yung magiging basis natin para kung gusto nyo maging tax specialista pagka-graduate ho ninyo. Pagka-graduate. Kasi kulang na kulang ang tax specialista. May tutulungan ko ho kayo dyan. So, sa mga karagdagang informasyon, ito po yung pwede ho ninyong puntahan, yung aking Facebook. Bakit ayaw nitong mag... yan, yung aking... Ito po yung Facebook ko. Ayan po. Ayan po yung dapat ninyong basahin para ho kayo ma-accept na aking scholar. Mag-i-start ho tayo sa February 15. At yung video na gusto ho ninyong malaman tungkol ho sa curriculum na pag-aaralan natin, ngayon ko ho i-discuss. At yan po ay i-upload ko dito sa aking Tax Specialist YouTube channel. So, umpisahan ho natin yung pag-aaral natin at bigyan ko ho kayo bakit ako walang yaka, Mr. Maestro, sabi ganun eh. Turo ka ng turo ng tax accounting, tax bookkeeping eh. Gusto mo lang magkapere. Wala naman tao sa Pilipinas o sa buong mundo na hindi gusto magkapera. Lahat gusto magkapera. Magiging hipokrito ako kung sasabihin kong hindi ko gusto magkapera. Kaya lang, mas gusto ko na magkapera lahat. Kasama ako. Diba?
Eh, hindi ko na ho maturuan yung iba dahil matitigas na ang ulo. Eh, turuan ko na lang ho yung mga susunod na henerasyon. At gusto ko malaman ninyo, susunod na henerasyon, ito ho yung karapatan ninyo. Nasa Philippine Constitution po natin. Okay, sa Philippine Constitution ho natin, ayan, ito ho yung Philippine Constitution. Ang sinasabi po sa Section 19, babasahin ko lang ho, karapatan nyo to eh, right ng bawat estudyante ng buong Pilipinas. Right ho nyo to. The state, pag sinabing state po, government po yan. Okay? The state shall develop, ito ho, future. The state shall develop a self-reliant, independent national economy effectively controlled by Filipinos. So, ito ay para sa atin. Kung ikaw ay Pilipino, eh, tinutukoy ka rito. Actually, burahin mo lang yung Pilipino, lagay mo pangalan mo. Ikaw yung tinutukoy. Okay? So, effectively. Effective. So, kung titingnan mo yung word na effective at iintindihin mo, para kang, par, isipin mo na lang, ikumpara mo sa gamot. Okay? Masakit ulo mo. O, uminom ka ng tsaa, gagaling ba yung sakit ng ulo mo? Hindi. Ibig sabihin, yung tsaa, hindi effective sa sakit ng ulo. So, iinom ka ngayon ng paracetamol. O, after 20 minutes, wala na yung sakit ng ulo mo. Ibig sabihin, yung paracetamol, eh, effective sa sakit ng ulo. Ang ibig sabihin ng batas na ito, ang gusto ng batas, constitution, ang tawag dito ay constitutional right, kontrolin. Pag sinabing control, ang meme-are ay Pilipino. Pag sinabing control, ang nagmamanage Pilipino. Pag sinabing control, yung profit ay pumupunta sa Pilipino. Kinokontrol ni Emelino, yung business ni Emelino. Minamanage ni Emelino, yung business ni Emelino. Yung profit ng business ni Emelino ay napupunta sa pamilya ni Emelino. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ang sitwasyon ngayon sa accounting profession, yung profit na para sa accounting profession ay napupunta sa abroad. Nakita nyo? So, effectively, ang accounting profession ay hindi kinokontrol ng Pilipino, kinokontrol ng Banyaga. Ayokong pumayag nun, sir. Ayoko. So, kaya gusto ko tong mga susunod na henerasyon. At yung henerasyon ko, kasabay ko, iba ka pwede nating pag-usapan na tayo naman siguro ang kumontrol ng business sa Pilipinas, hindi yung malalaking company. Naawa ako sa presidente natin, sa mga economic managers natin, eh, naninikluhod sa mga banyaga para lang magkaroon ng business dito. Hindi ho kailangan, sir. Ang yaman-yaman ng Pilipinas. Bawasan lang ho natin yung pansariling kapakanan lang ang iniisip. So, para ma-develop po natin yung Pilipino na maging self-reliant po at saka independent, ano kailangan, di ba? Ano ang first ingredient para maging self-reliant ang tagapamantasan ng lungsod ng Maynila? Paano magiging independent ang mga taga-PUP? Okay? Taga-Siliman University. Taga-University of the Philippines. Paano sila magiging independent? Kung hinihimod nila. Ha? Sinasamba nila. Ang mga banyaga. Okay? Actually, wag ho tayong magpa-invade sa banyaga sa pamamagitan ng pagpapagamit sa banyaga ng mga karapatan na pang-Pilipino, katulad ho ng ating national economy. Ayan ho yun. So, meron ho tayong nakalimutan na mamaya i-discuss ko, ha? Wag kayong umalis. Wag. Hindi ho kayo ang pinatutungkol lang ko rito. Ang pinatutungkol lang ko ho yung nangyaring experience sa akin. Okay? Matanda na kayo bago kayo magkaroon ng comfortable life. Gusto ko, pag-graduate nyo, at 26 years old, 25 years old, eh, komportable na buhay nyo because tama ang ginagawa nyo at
komportable kayo sa inyong ginagawa. Mga taxpayer ang tawag ko ngayon eh. So, meron po tayong dapat tandaan para ho tayo maging self-reliant at para ho rin tayo maging independent at makontrol natin ang businesses. Sa buong Pilipinas, meron ng isa lang na kondisyon. Ito po yung kondisyon na dapat po ninyong malaman para maging independent kayo. Article 3 ng ating new civil code. Ito po yung civil code. Effect and application of law. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ang national economy ho natin ay ginogovern ng iba't ibang uri ng batas. For example, yung paghimanga mo, yung pumapasok na oxygen sa ilong mo is governed by law. Anong law yung nag-govern? Dun sa oxygen na pumapasok sa ilong mo. O, diba? Clean air law. O. So, pag may law, may opportunity. So, ano opportunity sa clean air law? Eh, di anti-pollution business. Yun eh. So, sa taxation, may opportunity. Kasi ang taxation, dalawa. Question of law, question of fact. Yung question of law at question of fact is available business. Hindi sa lawyer, kalimutan mo yan. Hindi sa CPA, kalimutan mo yan. Sa lahat ng klase ng disiplina sa Pilipinas. At kasama ka na nag-aaral ngayon. Ibig sabihin, hindi ka pa graduate. Pwede kang mag-offer, lalong-lalo na darating na ang pagpa-file ng mga returns at ang paglalagay ng mga journal entry sa libro ngayon. Lalo na pag malapit na yung deadline o due date ng pagpa-file ng returns. Ang laki ng opportunity. Billion pesos. So, ang sinasabi dito ng batas, kung sino yung nakakaalam ng batas ay may oportunidad na kumita ng pera. Pag kumita ka ng pera, mayroon kang panggastos sa gusto mong bilhin o kailangan mong bilhin. Yung hindi nakakaalam ng batas, hindi kikita ng malaking pera. Pansin ninyo yung disparity ng mahirap at mayaman. Maaring masasaya ang mahirap, pero naghihirap yung kanilang kaisipan. Dahil may anak silang pakakainin everyday at dapat pag-aralin, walang pera. Yung mayayaman, maaring may iniisip sila dahil may negosyo nila, pero komportable yung buhay nila. Maaring sila ay nag-iisip tuwing gabi, yung may-ari ng business, pero yung pamilya, komportable, hindi nag-iisip. Tingnan nyo yung disparity. Ang mahirap, lahat ng miyembro ng pamilya nag-iisip para mabubuhay. Yung mayaman, ang nag-iisip lang isang tao, yung tatay o kaya yung nanay, pero lahat ng miyembro ng pamilya, komportable ang buhay. Anong pipiliin mo, sir? Piliin mo na sumunod sa batas. So, yun daw nakakaalam ng batas, may oportunidad. Ang opportunity is equals money. Oh, yan po nangyari sa buhay ko. Gusto kong mangyari din sa inyo. Ma-convert nyo yung alam nyo sa batas into money. So, paano mako-convert, sir? Mag-tax bookkeeping kayo. Ito po ang trained law. Yan. So, sa trained law, ito po yung sinasabi. Ito po yung hinahanap ng batas natin. Yan. Ang problem natin, mga ka-taxpayer kong mahal, wala akong sumusunod dito. Wala. At walang alam paano sumunod. Kaya nandito po ako, nagpe-presenta
Ako po ay nagpepresenta sa mga magiging scholars ko na susuportahan ko ho kayo, hahanapan ko ho kayo ng mga lumalapit sa aking kliyente na naghahanap. Sir, meron ka bang totoo na matalino sa tax bookkeeping? Wala akong maibigay. Wala. So, issuean ko kayo ng certification, wala kayong babayaran sa akin, at hindi tayo magkikita face-to-face, hindi. Ang gagamitin natin is through internet learning tayo. Tuturuan ko kayo at explain ko lang sa inyo ano hanap buhay. Narito po eh. Ang mga mali po ng mga CPAs, ito, yung lifted. Ayan, lifted. Okay? Ang sabi dito, yun daw financial statement. Oh, mga CPA, makinig kayo sa akin. Hindi ako nagagalit sa inyo, nag-explain lang ako. Sana kunin yung positibo itong sinasabi ko. Yun daw financial statements. Ang financial statements ay composed of 5 major documents. Number 1 is yung balance sheet. Number 2, yung income statement o tinatawag nilang profit and loss statement. Number 3, yung cash flow statement. Number 4, yung capital structure and retained earnings statements. And number 5, yung notes to financial statements. Ang sabi dito, yung word na lifted. Yung daw information na galing sa financial statement ay kokopyahin daw. Kokopyahin, sabi ng batas. Kokopyahin mo lang. Punyeta, kokopyahin yung A papunta doon sa kabilang A. Magbabago ba yon? Kokopyahin mo yung 1 papunta doon sa kabila. 1. Magbabago ba yon? Hindi. So, hindi magbabago. O, si Manny Pacquiao, nandoon sa ring number A, lilipat lang siya sa ring number B. Number pa yung B. Ring 1, papunta si Manny Pacquiao sa ring 2. Magbabago ba si Manny Pacquiao? Hindi. Manny Pacquiao pa rin yun. So, ganun yung pinagagawa. So, ang ginagawa ng mga CPAs right now, mali. Kasi, mali yung financial statement na kinokopya nila papunta ng tax return. So, ito ang ituturo ko sa mga magiging scholar ko. Gagawa tayo, ibubookkeep ko kayo. Paano ba magbookkeep sa value-added tax accounting? Ayan, step by step. So, meron tayong sales, meron tayong purchase. Ganyan lang yan eh. Meron tayong sales sa non-VAT, meron tayong sales sa VAT. Yun lang ibig sabihin nun. Meron tayong purchases sa non-VAT at meron tayong purchases sa VAT. Ano ang entrada niyan sa libro? Kasi kung tama yung entrada mo sa libro, edi tama yung financial statement mo kasi yung financial statement is galing sa libro. So kung yung financial statement ay galing sa libro, at yung financial statement ay kokopyahin mo lang papunta sa VAT return o papunta dito, edi tama lahat. Yung libro mo, yung financial statement mo, at yung inyong tax return. So, ang tax return po may tatlong kategorya. Okay. Isa hong value-added tax, isa hong withholding tax, at yung pangatlo po ay yung pong income tax. Ituturo ko ho yan sa inyo. So, mag-uumpisa tayo dito, mga ka-taxpayer kong mahal. Ayan, dito ko tayo mag-uumpisa. Kasi ito ho yung end product. So, paano nakarating sa end product? So, magbubookkeep tayo using auditor's approach. Ang bookkeeper ho kasi from start to beginning. Ang auditor from end going to the beginning. So tuturuan ko ho kayo na i-analyze ang tax bookkeeping using the auditor's approach o yung tinatawag na backward approach. So kung may kaibigan ka, kaklase, kaibigan, so isama mo dito. Meron lang ho akong requirements dito sa aking YouTube channel, pinakita ko na sa inyo, which is ilalagay ko rin pala rito sa description ng aking YouTube channel yung requirements.
mag-start na ho tayo immediately. At sana po makasama kayo kasi ang kailangan lang ho ninyo, ang investment po nyo rito, time lang. Time. Okay? At kung magkakatulungan ho tayo, magkakaroon ho kayo ng hanap buhay bago ho kayo makagraduate. Kasi ire-recommend ako ho kayo sa mga opisina na naghahanap po ng magbubukip sa kanila. At itong mga opisina na to, kakausapin ko para bigyan ho kayo ng allowances habang kayo po ay nagtatrabaho sa kanila. So, yun lang po mga ka-taxpayer kong mahal. In summary, overall, ang negosyong accounting, bookkeeping ay para lamang sa Pilipino. Anong klaseng Pilipino? Self-reliant and independent. So, kung ikaw ay hindi self-reliant, hindi po para sa inyo to. Kung ikaw po ay dependent masyado sa mga plastic na tao, sa mga politiko, hindi po para sa inyo to. At isa sa mga nire-require ho, kaya mong kontrolin yung mga bagay na yan. Ibig sabihin, may self-control. Okay? So, ano yung tools na gagamitin mo? Law. Walang iba. Kasi ang law ang nagbibigay ng opportunity, hindi lamang sa'yo, mga minamahal kong estudyante, kundi sa akin din. Dahil sa batas, may negosyo ako. Dahil sa batas, nagkakaroon ho ako ng pagkakataong guminhawa ang buhay. Dahil sa batas, napag-aral ko ang aking mga anak. Dahil sa batas, guminhawa ang buhay ko. Gusto ko, guminhawa din ang buhay ninyo. So with that mga ka-taxpayer kong mahal, tax bookkeeping po ang solusyon para matapos na po ang graft and corruption. Maraming salamat. Peace and happiness be with you. Masayang buhay po para sa lahat ng Pilipino. See you in my next video. See you later.